Kung tayo po ng balitang yan, makakapanayam po natin si PO3 Edison Fetalcurin, ang investigator on case ng Bacoor PNP. Sir, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po, sir. Apo, kumusta po ang update dito sa investigasyon nyo sa nawawalang Uber driver po? Bali, sir, regarding po sa CCTV footage, nakuha naming picture ng person of interest, iku-compare po namin doon sa CCTV footage na kuha sa Rizal kung isa kung sila rin po ang sakay ng sasakyan na gamit ng driver. Apo. At yung sasakyan po ba ay na-proseso na para sa mga fingerprints o kaya ho ay maaaring ibang mga naiwang ebidensya? Bali, sir, ano, nire-request na po namin sa SOCO, sir, para po makuha na po ng fingerprints. Tapos pag meron pa po mga ibang ebidensya na pwedeng makuha po sa loob ng sasakyan. Apo, ano ho ba ang nakikita niyong posibleng dahilan kung bakit ho, dinukot ho o nawawala po ito yung si Candider? So, nakikita po namin, sir, na ano, dahilan dyan, baka po yung sasakyan, doon po nagkaroon ng interest yung mga ano, suspect, kunin yung sasakyan at Apo, ibinabana lang po sa nitong ano, mismong driver. Apo, pero base ho dun sa CCTV, di ba ho, parang ilang beses nilang sila nagpabalik-balik doon sa area, dala yung sasakyan, ipaparada, hanggang sa tuluyan na po nilang iniwan at nagmotor na nga lang po. So, bakit po kaya ganon kung sasakyan po yung nakikita niyong dahilan ng pagkawala ng driver po? Bali, sa ngayon po, sir, iniimbestiga pa po namin yung talagang motibo, sir. May ikipag-coordinate po kami doon sa Rizal Police Station. Lahat po ng mga documents po na evidence na makakalap namin dito sa Bacoor, i-prepare namin at ibibigay rin po namin sa Rizal Police Station. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at makikibalita ho ulit kami sa inyo. Kaugnay po ng mga update dyan. Si PO3 Edison Fetalcurin ng Bacoor PNP. Salamat po. Okay po, sir.